welcome back to my channel ngayon. Nandito po ako ngayon sa aming kwarto. Yan yung pinapagawa akong bahay kaya lang hindi pa siya tapos. Ngayon, ang ipapagawa ko ngayon sa tatay ko ay DIY bench with storage or cabinet. Yes guys, yan po yung ating frame ng ating gagawing cabinet na may upuan. Bali, dalawang good lumber po ang ginamit namin dyan. Itong kahoy na to, good lumber po yung ginamit namin dyan. Dalawang good lumber siya. So, pinatabas na lang namin siya at nagbayad po kami ng 200 pesos. Guys, hindi pa siya natatapos pero ang bigat niya, sobrang bigat na niya. So what if kung nabuo na siya, ang bigat niya talaga. Ito na ikalimang araw ng paggawa ng cabinet ng tatay ko. So medyo matatagalan pa siya matapos. Siguro abutin pa to ng isang linggo kasi mano-mano lang yung paggawa. Ngayon nakagawa na siya ng apat na drawer. Ito yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan po. Gamit lang natin sa mga drawer na to ay yung ordinary cocoa wood. Yung tripod po yung kanyang kapal. Tapos lahat po yan may dikit na epoxy. Ayan. So, lahat ng dinikita ng epoxy, meron siyang, pinakuan po siya para matibay po talaga siya. Ito yung epoxy na ginamit po natin, epoxy A tsaka epoxy B. 95 pesos po siya, bundle po siya, dalawa. Ito yung cocoa wood, guys. Ito naman, yung gagawing pantakip dito. Ito kasi yung bali magiging upuan. So, ito yung pwede mong maging upuan, tapos ito yung drawer sa baba. Ayan. Ito guys, nagpabili ako ng another bundle of epoxy para yan, pantatakip yan dito dyan sa mga butas na yan. Kagaya yan, ayan, tinakpan natin ng butas yung gilid. So, hindi naman siya ganun kalalim yung butas kung kailangan natin matakpan yan para makinis siya, pantay, bago siya lihain tapos varnish yan. Naman guys, yung gagamitin natin, ito yung sanding sealer, ayan, pagkatapos niyan, tsaka natin kukulayan ng mahogany, ayan po. Ayan, yung total niyan lahat is 652, ayan, tapos lima yung handle, kasi dun sa isang malaking drawer, dalawa yung ilalagay, kasi kung isa lang, parang hirap niya buksan. Ayan. Ang isang piraso nito guys ay 30 pesos yung isa. So, lima siya. Bali, 150. Tapos, ito naman, 150. And then, itong isa, 185. Yeah.
binibilad pa po siya para kumintab pa siya lalo. Tapos na siyang na-varnish siya lahat. Good morning guys! So baka sa tapos na rin yung cabinet. Pagkatapos ng 10 araw, ayan, finally tapos na rin siya. Alam niyo, simpleng cabinet lang siya. Pero ang importante doon, ang laki ng naitipid ko dito kesa bibili ako sa mall. Mall ka kasi bibili, sobrang mahal. Tapos yung mga ginagamit ko na kahoy, yung mga kusot lang, yung mga kahoy na kinumpos. So, naisipan ko na lang magpagawa sa tatay ko kasi naunong siyang gumawa ng cabinet, mga upuan, table, tapos bed frame. Ayan guys, tapos na siya. Ito na yung cabinet na pinagawa ko sa tatay ko. Simple lang yung design niya, pero ang importante doon, sobrang laki po ng naitipid ko dito. Ang total po ng ginastos ko dyan lahat ay 2,682. Yes, 2,682 lang po. So, sobrang laking tipid talaga, di ba? Hindi ka gaya sa mall, bibili ka ng ganyan. Siguro yung presyo niya nasa 5K pataas. Pero ito, 2,682 lang. So, yan yung kauna-unahan kong magiging gamit para dito sa bahay na pinapagawa ko. So, hindi pa siya tapos. Ayan na siya. Ready na siya para sa bahay.